if you don't pray, God will not move. Okay? Tapos may turo din ako dito na walang gagawin si Lord dito sa earth kasi teritoryo natin to. Binigay yung kapamahalaan. Kaya, pag hindi ka nag-pray, hindi kikilos si Lord. Until now, yun yung stand ko. Kaya lang, ang problema sa tao, paano ko nakalimot mag-pray? Paano kaya niya mag-pray? Di si Lord, di makakilos. Alam nyo, yung grand strategy ni Lord, siya nagkatawang tao dahil ang may karapatan sa earth tao. Okay? So, nagkatawang tao siya para merong nagpipray na tao sa earth na non-stop. Hebrews 7.25, never stop nag-intercede si Jesus. The moment na nakalimot ka mag-pray si Lord, di nakakalimot mag-pray. Kaya minsan di ka naman nag-pray, pero nasalba ka pa rin sa panganib. Bakit? May nag-pray sa yung iba. Nakalimutan yung pag-pray ng care group mo, care group leader mo, pero si Lord, di ka nakakalimutan yung pag-pray. Oh. Kaya nga, talagang hindi kikilos ang Diyos pag walang magpipray. Kailangan talagang magpray. Paano? Kung di naman magpray ang church, si Jesus, nagkatawang tao, ayuman, nagpipray siya in behalf of us. So, talo pa rin si Satanas. Wala pa rin siyang lusot. Kahit hindi tayo magpray, si Lord nakakapagpray, pero hindi yun license na huwag na tayo magpray. The more prayer we have, the more power we get. Kaya mas marami nagpipray, mas maigi. Kaya lang, ang point is, si Jesus, in the moment na wala tayong prayer, siya nagpipray pa rin. Panalo pa rin. Nakakonect pa rin tayo sa heaven. Okay?